Kausapin natin yung tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Mm-hmm. Good morning po, Lieutenant Commander Armand Balilo, ang aming suki. Good morning, sir! Good morning. Magandang umaga, Susan, Maris. Magandang umaga good sa inyo. Good morning po. Muna po sa lahat, meron ba mga lugar kung saan hindi pwedeng maglayag ngayon? I'm sure meron kasi malakas pa yung mga alon. Oh, in fact, 13,000 na yung stranded passengers as of 6 o'clock kanina umaga. No? Minomonitor pa rin natin yung mga ports sa buong kapuluan at maaaring madagdagan pa ito dahil na rin dito sa public storm warning signal ng PAGASA. Dito sa Manila, lumaki siya. Kahapon meron lamang 1,000, ngayon maabot na sa 2,000 sapagkat yung tatlong barko ng Negros Navigation o yung tubo ay hindi na rin pinayagang maglayag. So ano paalala natin, sir, doon sa mga kababayan ho natin, especially mga nakatira sa mga coastal areas na ang kanilang hanap buhay pangingisda. Baka sabihin kahapon pa sila hindi nakapag-pangisda ay ngayong araw na ito. Anong hanap buhay? Paalala natin. Anong pagkabuhayan? Oo nga ho, mahirap yung sitwasyon itong mga kababayan natin pero hindi dapat ho i-compromise yung safety. Siguro may mga ilang araw pa na nagaganda na rin ang panahon at makakapaglayag at huwag na lang muna nga isugal yung kanilang sariling buhay. We coordinated with the local government units. Pagka ganito kasing bagyo, o kaya may mga gale warning doon sa mga areas na medyo delikado, yung mga barangays ay inaabisuhan namin. Of course, sa tulong nyo na rin sa media, na huwag nang palayagin yung mga kababayan natin na ang isda at maging yung gumagamit ng madilit na bangka para mag-ferry ng mga tao sa mga iba-ibang isla. Karamihan po, sir, yung mga suspendidong mga yung biyahe, no? Yung mga papuntang south, ganyan ba? Well, from Metro Manila, yung mga papuntang south. Pero yung Southern Tagalog, yung Batangas, nag-suspend na rin yan. So, bukod dun sa Visayas and Mindanao, na talagang hindi kahapon pa, hindi pinapayagan yung mga inter-island dun. Nadagdag itong mga nandito sa bandang Batangas at dito sa Metro Manila. So may proper coordination kasi po karamihan ng mga bus kahapon nung pumunta po ako sa Araneta Center Bus Terminal, yung mas bati lang na biyahe ang kinansela nila, the rest na papuntang south eh tuloy pa rin. So pagdating diyan sa may Roro, sa Batangas, may pier, ay hindi muna sila papayagang maglayag. That's true. Kaya nga ang advice namin kung meron kayong planong gumamit pa po ng Roro, ito pong Batangas ay hindi na rin pinapayagang maglayag. Yung mga Roro vessels na tumatawid ng Batangas, papunta ng Mindoro, papunta ng sa ibang areas pa. No? So, para hindi kayo ma-stranded, dito pa lang siguro sa Manila. Wag na muna kayong bumiyahe. So, mas mabuti na yung madelay lang yung biyahe nyo kaysa hindi na kayo talaga makarating. Mas maganda yung safety. Mabuti na ho yung iniisip natin yung ating safety, di ba? Yun nga lang. Ganitong panahon, oo. Karamihan sa mga balita ngayon, sir, yung mga na-stranded na mga doon sa mga lugar, malalakas talaga ang alon, yung hangin, mabuti na ho nag-iingat tayo. Yun nga lang, medyo naantala yung kanilang long vacation. Diba? Eh, yan mo na di baling naantala lang, kisa hindi ka na makarating. At all. Okay, maraming salamat po, Lieutenant Balilo. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po.